Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Karapat-dapat kang purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang dakilang pangalan. Purihin, pasalamatan, ang patuloy mong habag at pag-ibig na ibinibigay sa sangkatauhan. Muli, Panginoon, hindi kami karapat-dapat dahil sa aming mga pagkukulang at kasalanang nagagawa sa araw-araw. Ngunit patuloy mong ipinagkakalob sa amin ang pinakamahalagang biyaya sa bawat araw. At yon ay ang makarinig ng banal na mensahe mula sa iyong mabuting balita. Hayaan mo kaming lumapit na may kababaang loob at humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Humingi kami ng panlilinis sa iyo, Panginoon, upang aming spirit at spirit may magkaisa. At bigyan mo kami ng karunungan, maunawaan, at mapagnilayan ang iyong banal na mensahe mula sa iyong mabuting balita, Panginoon. Panginoon, lumalapit ako sa iyo na may kababaang loob. Humingi po ako ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang at kasalanan na nagawa sa nakalipas na oras. Pagkalinisin mo po ang aking puso. Huwag sa ganon, magamit mo akong instrumento sa pagpahayag ng iyong mabuting balita. Maraming maraming salamat, Panginoon, sapagkat hindi man ako karapat-dapat. Ipatuloy mo, Panginoon, akong ginagamit sa araw-araw ng Ebanghelyo. Hingi ko po sa iyo na may kababaang loob at na bigyan mo po ako ng karunungan, sa karunungan nagmula po sa iyo, kababaang loob na may pahayag ang kabutihan mo, ang mensahe mo, na ikaw may taas at mabigyan papuri sa Facebook Live na ito. Let my will, Lord, that your will be done. Itago mo ako sa iyong liwanag at ikaw ang mangusap sa bawat isa. Muli ko rin ipinapanalangin ng mga taong makakarinig ng Thursday Gospel, O Lord. Ang mga kapaguran naming pisikal sa buong maghapon, lalo na sa panahon napakainit, Panginoon, na ako mapalit ito ng init, ng alab, ng aming pag-ibig sa pakikinig at pananabik sa iyong mabuting balita. Inisip mo ang bawat isa na huwag mag-focus kami sa iyong mensahe sapagkat ito'y aming kagalingan, aming kayamanan, ang iyong mga salita. Come Holy Spirit, we need you, and come Holy Spirit, we pray. Ang lahat ng ito'y dalain ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Balita ayon kay San Marcos, papuri sa iyo, Panginoon. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaralin niyo sa lahat ang mabuting balita.
ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Umayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito, pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isa pong pinagpalang gabi sa lahat. Ngayon po ay April 25 na, no? 2024. At ang Thursday Gospel po ang ating pagninilayan. So, welcome nga po pala sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live. At ako po si Sister Angelica from Bulacan at isa po akong Katoliko. At ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita araw-araw bilang pagkaing espiritual natin. Amen. So, yung ating pong gospel ngayon, yung ating Thursday gospel, eh talaga namang napakahalaga sa ating buhay. Na, yun nga eh, masasabi natin napakahalaga, pero maraming hindi nagpapahalaga, no? Ano nga ba yun? Alam mo yung minsan na, alam mong mahalaga yan sa buhay mo, pero hindi mo napapahalagahan. At itong mabuting balita natin, makikita natin kung paano ito binigyan ng halaga ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Kasi nga ito ay tungkol sa masasabi natin na ang mabuting balita para sa ating sangkatauhan. Amen. Sa buhay natin, everyday na lang, sa buong araw, ilang mabuting balita ba ang natanggap natin at ilang masamang balita ang ating natatanggap? At alam naman natin sa panahon na ito, yung mga balita na yan, eh madali nang mapakinggan, madali nang malaman, madali nang i-share, no? Lalo na sa social media. May mapanood ka lang na isang balita o isang kwento sa YouTube o sa TikTok. Hindi ba napakabilis na natin ibalita yun, ikalat, i-viral? Kasi meron na tayong mga social media like Facebook, na kung saan pag kami nakita kang content at naging interesado ka, nagandahan ka, di ba merong like, share, comment, madali na natin itong naibabahagi. Amen. Pero dito nga po sa mabuting balita, tulad nga ng sinabi ng Panginoon, siya'y nagpakita sa kanyang mga alagad. So, balikan muna natin yung nakaraan, no? Na siya nagpakita sa mga alagad at talaga namang binigyan niya ng utos ang mga ito. At ano ang utos na yon? Sa verse 15, sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Okay? Mabuting balita. Siguro sa panahon natin ngayon na talagang bukod sa napakainit, talagang napakainit, no? Buong maghapon talaga napakainit ng mga nakaraang araw. At yun nga, nababalita rin ng mga sa susunod pang mga araw, talagang iinit pa ang panahon, no? Yan ang tinatawag na climate change. Parang bad news talaga sa atin yan, no? Hindi lang yung mga nababalitaan natin na mga gyera sa ibang bansa, mga pagbaha, yung makamukha sa Dubai. Pero napakabuti ng Panginoon sapagkat sa kabila ng mga nangyayari sa mundo, meron siyang gustong ibigay ng mabuting balita sa atin. Eh. Amen. Kasi bilang mga tao talagang kuminsan, parang tingin natin sa mga bagay-bagay, nagiging mabuting balita lang siya kung material, no? Material things. Nabawa, nanalo ko sa loto, o kaya nakuha mo yung scholarship na gusto mo, o kaya na-approve yung visa mo. Yung mga masasabi natin mga mabubuting balita na pang mundo.
Pero hindi yon ang inihahain ng Panginoon. Katulad ang sinabi niya sa kanyang mga alagad na, sige, humayo kayo kasi napangaralan ko na kayo, naturuan ko na kayo, nabigyan ko na kayo ng kapangyarihan para magkapagpagaling, makapag-cast out. Diba? So, pinapahayo na siya. Pinapahayo na yung kanyang mga alagad. At ang sabi niya sa mga kanyang mga alagad, kung sino man ang sumampalataya ay magtataglay, ang subasampalataya at pabautismahan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay mapaparusahan. Amen. Noong panahon ng Panginoong Hesukristo, napakahirap na magpalaganap ng mabuting balita para sa sangkatauhan. Bakit? Wala pong social media noon eh. Just imagine, kailangan ni Kristo na lumakad sa napakatinding init na araw, at ano yung mga transportation na ginagawa niya? Naglalakad siya kasama ang kanyang mga alagad, umakyat sila sa bundok, tumatawid sila sa kabilang ibayo, yung mga sumasakay sa bangka. Talagang mano-mano, sabihin na natin, mano-mano talaga ang ginawa niyang pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen. At talagang dumating din yung time na dumami yung kanyang followers. At syempre, ganun din ang ginagawa ng mga followers niya. Kung saan siya pumunta, edi maglalakad din sila. Susundan nila ang Panginoong Jesus, lalo na may mga kasama silang mga may sakit, mga kailangan ng kaganingan mula sa himala ng Panginoon. So, makikita natin ano na hindi ganun kadali ang magpagalaganap ng mabuting balita para sa sangkatauhan. So, ang nangyayari ngayon, kung nasa siyang lugar, kung nasa Nazareth siya, Bethlehem, Capernaum, o kung saan siyang lugar, di ba, doon lang siya. Yung ginagawa niya ngayon, nung time niya, hindi pa agad mababalita yun sa ibang lugar o sa ibang bansa. Amen? Hindi kamukha ngayon sa panahon natin. Napakadali ng i-viral ang mga pangyayari. Na may makita ka lang diyan nagsusuntukan. Eh, di ba, ang mga tao, hindi sa pigilan yung nagsusuntukan, nag-aaway. Di ba, mini-videohan, tapos i-viral. Ganun na kabilis ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Ay, sorry. Pagpapalaganap ng mga events natin sa panahon ngayon. Na kung gusto mong makausap yung mahal mo sa buhay sa ibang bansa, meron tayong mga video call. Si Kristo ba nakakapag video call siya? Si Kristo ba nakakapag Facebook live ba siya nung panahon na yun? Hindi. Hindi ka mukha sa panahon natin ngayon, meron ng mga chat, may mga messenger na. Hindi ka mukha nung araw. Pagsusulat ka sa mahal mo, sa probinsya o sa ibang bansa, ay inaabot ng ilang buwan bago mo matanggap yung sulat. At pag natanggap mo yung sulat, sasagutin mo na naman. Ilang buwan na naman bago mo malaman yung sagot. Amen. At noon, ang telepono, boses lang. May party line pa. Eh ngayon, di ba? Napakabilis na. Pero bakit ganun? Kung kailan nagkaroon tayo ng fast technology, naging mabilis ang mga pagpapalaganap ng information sa buong mundo, eh saka pa bumagal ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Ano kaya ang mga dahilan mo? Samantalang ang Panginoong Jesus, anak na siya ng Diyos. Pero napakasipag niya. Araw-araw siya nagpapalaganap ng mabuting balita. Pinapangaral ang utos ng Diyos Ama. Sinusunod niya ang kalooban ng Diyos Ama. Pero tayo, hindi tayo magkaroon ng interest man lang kahit konti na gawin ang ginawa ng Panginoong Jesus sa panahon natin ngayon na mas mabilis nang maipalaganap ang mabuting balita. Tingnan niya si San Marcos, no? Kapistahan niya ngayon. Si San Marcos ay isa sa mga evangelista ng apat ng ebanghelyo. Amen? Bukod kay, di ba, pagka nasa simbahan tayo, kapag sa part na ng homily, no? Di ba may bago yun eh, sinasabi ang mabuting balita ayon kay San Mateo, San Marcos, San Juan, San Lucas. At si San Marcos, ipinakita niya na ginamit niya yung ipinagkalob sa kanya ng Diyos sa karunungan na meron kasi siyang talent sa pagsusulat eh. So isinulat niya yung mga nakita niya, mga nanon niya kay Kristo. Na hanggang sa panahon ngayon, napapakinabangan natin. Ilang daang taon na yun. Amen? Na ipalaganap
kung ano ba si Kristo, kung anong ginawa niya. At yun yung napapakinabangan pa rin natin hanggang sa panahon na ito. Kaya lang, ang problema, isa sa mga problema kung bakit hindi natin maipalaganap ang mabuting balita, ayaw natin maging instrumento, eh kasi nga, nandoon yung katigasan ng ating ulo. Matigas ang ating ulo, matigas ang ating puso. Amen. Mahirap kasi nang ipalaganap ang mabuting balita kung wala kang alam. Di po ba? Kaya isa sa mga pwede natin gawin para maipalaganap ang mabuting balita, alamin natin, di ba? We should know, ano ba yung mabuting balita? Ano bang nilalaman nun? Ano bang aral nun? Para kanino ba yun? Ano bang mapapala natin dun? Ano bang biyaya nun? Kasi ganun si Kristo eh. Bago niya na ipangaral ang mga utos ng Diyos, alam niya kung anong gusto ng Ama. Kaya kung ano yung gusto ng Ama, yun lang ang eksakto na kanya ipinapangaral sa kanyang mga alagad, ang kanyang mga alagad, di ba? Nung maturuan na sila, di ba sila naman nagtuturo. Napakahirap talaga na magpangaral ng salita ng Panginoon pag wala ka talagang alam, wala ka interes. Amen. Nakakalungkot lang na kapag tayo nagsisimba tuwing Linggo, lalo na doon sa part ng, napapansin ko na ha, pagka, kasi minsan observant ako eh, hindi ba pag nagsisimba tayo tuwing Linggo, para bang wala sa puso natin na pumapasok na nga tayo sa simbahan na alam natin tahanan ng Diyos. Pero mapapansin mo, di ba, meron pang iba, nagsiselfone, sasabihin nila siguro, hindi pa kasi nag-uumpisa, nagdadaldalan, which is hindi dapat ganun. Dapat alamin natin kung ano ba to, ano ba itong pinapasok natin. Pagpasok tayo sa tahanan ng Diyos para alamin ang kalooban ng Diyos, pagnilayan ang salita ng Diyos. Kaya dapat once na pumasok tayo sa simbahan, di ba, tahimik na, magnilay na tayo, magdasal na tayo. Kahit sabihin pa natin, hindi pa dumadating yung pare, di ba magdasal na tayo, yun ang time eh. For 6 days ba naman, na binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na nagawin yung trabaho natin, yung Linggo, itangi natin yan. Amen? Kailangan, meron tayong, alamin natin kung ano yung purpose, bakit tayo nandiyan, bakit tayo nagsisimba? Hindi dahil sa para lang sundin yung 10 utos ng Diyos, ay, isa sa mga utos ng Diyos na yun na ipanggili ng araw ng Linggo. Kundi, ano, para alamin kung ano ba pinapagawa sa akin ni Lord ngayon sa homily na to. Sa gospel na itong Linggo na to. At hindi lang tuwing Linggo ha, tayo mga tao, namimihasa tayo na tuwing Linggo lang tayo nagsisimba. Of course, tuwing Linggo lang tayo nagsisimba, pero ibig ko sabihin, yung bang tuwing Linggo lang tayo nagkakaroon ng interes na makarinig ng mabuting balita. Dapat araw-araw. Kung paano si Kristo na araw-araw sa buong buhay niya, ganun ang kanyang ginawa, ganun ang kanyang misyon, tayo dapat inaalam na rin araw-araw. Meron tayong pag tinatawag yun nga, di ba? Yung tinuturing natin pagkain espiritual, ang salita ng Diyos. Kahit sabihin na natin, alam na natin yan. Alam na natin na ayaw ng Diyos nang nagnanakaw, nangangalunya, ayaw ng Diyos na gumagawa ng masama. Pero kailangan pa rin natin alamin araw-araw. Bakit natin inaalam? Para magkaroon tayo ng mga information sa tungkol sa mga utos ng Diyos. Yung bang, kumbaga sa sakit siya, ano yan eh, parang maintenance. Kung may high blood ka, may diabetes ka, diba? Araw-araw, no, obligado tayong uminom. Ganon din ang salita ng Diyos. Kahit pa ulit-ulit yan, magsisilbing kagalingan yan sa ang mga spiritual nating karamdaman eh. Amen? Kasi araw-araw naman tayo nagkakasala eh. Hindi naman tayo tuwing Linggo lang nagkakasala. Para tuwing Linggo lang tayo makarinig ng pagkaing spiritual. Di po ba? Ang mabuting balita para sa atin, ano yan eh? Pagkain niya ng ating spirito. Si Kristo na mismo ang nagsabi na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutay mula sa bibig ng Diyos. Ang mabuting balita ay pinagninilay tayo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Na, ano ba, kailangan bang maging pari tayo? Kailangan bang maging preacher tayo bago natin maipalaganap ang mabuting balita?
Di po ba? Hindi kailangan. Although yes, may mga talagang pinipili ang Diyos para diyan. But it doesn't matter na, eh, nanay lang ako eh. Eh, estudyante lang ako eh. Hindi ko kaya yan. Hindi ko maipapalaganap ang mabuting balita. Nakakamali tayo. Pwede natin gawin yun everyday. Anong ginagawa ng Facebook natin? Di po ba? Yung Facebook lang natin, yung mga pinupost lang natin araw-araw, yan lang eh. Pwede na yung maging instrumento eh. Para yung mabuting balita, maipalaganap natin. Hindi ka mukha ng panahon ni Kristo noon. Walang social media, ang hirap ipalaganap. Kung nasaan lang siyang lugar, nandoon lamang ang mabuting balita. Kung makakarating man yun sa ibang lugar, eh, tao na, no? Halimbawa, yung tao nakarinig sa ganitong lugar, pagpumunta sa ganitong lugar, o, diba? Kumbaga, napakabagal yung time na yun. Pero sa atin, sobra-sobra pa sa bilis na pwede nating maipalaganap ang mabuting balita. Amen. Maging instrumento tayo. At syempre, kapag alam na natin yon everyday na sa sun, kasi ang pagbabasa rin po kasi ng Bible, inutos din po yan ng Panginoon, no? Na tayo magbasa, magnilay araw at gabi ng salita ng Diyos. Pero syempre, kung hindi ka naman talaga sanay pa na magbasa ng Bible, nag-umpisa naman lahat siya sa pakikinig eh. Amen? Yung makinig ka muna hanggang sa kakikinig ka uli, hanggang sa magkakaroon ka na ng interes sa salita ng Panginoon. Amen? Sapagkat ang pagpapalaganap ng mabuting balita, ano yan eh? Pinagtrabahuan talaga ni Kristo yan eh. Buhay niya ang kanyang ibinigay dyan eh. Di po ba? At saka, alam mo yung tinatawag na kapag araw, sabi na dati, everyday ka nakakarinig ng salita ng Diyos, meron at meron niyang maibibigay sa ating tulong eh. Lalo na yung mga Bible verse, pag halimbawa nagkaroon ka ng interest na kabisado ng Bible verse, pag dumating yung problema o pagsubok sa buhay natin, yung salita ng Diyos ang pangahawakan natin. Amen? Halimbawa, nade-depress ka na, nawawalan ka na ng pag-asa sa buhay mo, tapos nakarinig ka ng salita ng Diyos mula sa mabuting balita na kamukha halimbawa sa Corinto chapter 10 verse 13 na wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi kinaya ng lahat ng tao, di po ba? Tapat ang Diyos at hindi niya hahayaang tayo eh. Hindi ba? Yung makaranas ang problema hindi natin kaya. Tutulungan tayo ng Panginoon. Amen? Yung mga ganun ba? Yung mga tipong hindi ka didepende sa mga material na bagay. Hindi ka didepende sa mga bagay-bagay sa mundo na masasabi nating pansamantalang makakapag-solve ng problema mo, kundi sa salita ng Diyos. Kaya dapat alamin natin. Amen? At ano pa, kailangan natin itong paniwalaan. Paniwalaan natin ang salita ng Diyos kasi sa social media, ang dami ng fake news. Apakadami ng fake news. Pagpindot ka lang, makikita mo sa TikTok, makikita mo sa YouTube, sa Instagram. Hindi ba maraming mga content creator na kung ano-anong mga ikinokontent nila na hindi naman nag-glorify ang Diyos. Kaya nga diba, ang mga divorce ngayon, ang dami nang may gusto. Ang mga abortion ngayon na nagaganap na sa iba't ibang bansa. Diba ba? Eh kung di natin alam ang salita ng Diyos, okay lang tayo dyan. Eh syempre, majority wins na yun. Ang dami na tao na pumapabor sa pinapakita sa social media. Natatapunan yung katotohanan, natatapunan yung totoong gustong mangyari ng Diyos. Amen? At dapat natin na kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, nakakapanood tayo ng tungkol sa Panginoon, kailangan din lang information na pumapasok sa utak natin, nagkakaroon dapat yan ng transformation. Yung salita ng Diyos, nagkakabuhay. Bubuhay sa atin spiritual. Diba may sabi nga ng salita ng Panginoon, patay, buhay, physical, pero patay spiritual. Eh tayo mga tao, kailangan, lalo sa panahon ngayon, kailangan buhay tayo spiritual eh. Kailangan yung salita ng Diyos, yung mabuting balita, nagbibigay buhay sa atin yun eh. Amen? Nagbabago tayo eh. Bago pa lang at the end, tayo makakapag bahagi ng mabuting balita.
Kasi mahirap naman siyempre na, o sige, alam natin, halimbawa, nakarin tayo ng gospel na ibigin mo yung kaaway, patawarin mo yung kaaway. O pwede mo naman talaga i-post yun sa ano mo, no? Sa timeline mo. Eh, pero kung di mo naman, ikaw mismo, hindi mo sinasabuhay, ikaw mismo, may galit ka pala. Wala din kabuluhan yun. Amen? Pero, iniinsist sa atin ng mabuting balita na gamitin na natin itong ating mga tools, itong mga instrumento na to. Since may mga cellphone naman tayo, na i-post sa ating Facebook, sa ating YouTube, ang salita ng Diyos. Huwag tayong mahiya na gawin ito. So kapag kinahiya natin si Kristo, eh ikakaya din tayo ni Kristo sa harap ng Ama. Amen. Tingnan natin ang nangyari sa mga alagad, di ba? Nakapagpagaling sila. Sa panahon natin ngayon, hindi lang naman yung physical na kagalingan eh. Halimbawa, kamukha ng ginawa ng mga alagad niya, mismo si Kristo na kapag may bulag, nakakakita, di ba? Pag bingi, nakakarinig, yung ketong nawawala, physical yan, di ba? Nakagalingan. Pero sa panahon natin ngayon, mas higit na gusto ng Panginoon na bigyan tayo ng kapangyarihan na makapagpagaling spiritually. Yung mga spiritually blind, yung mga bulag spiritual, yung mga ketong spiritual, yung mga napoposes ng demonyo in a way na yung mga kapwa natin na napoposes sila ng demonyo in a way na talagang gumagawa na sila ng masama. Ganun naman tayo, di ba? Pag tayo gumagawa ng masama, para tayo napoposes ng demonyo. Nag-iba yung boses natin, naglilisik yung mata natin pag nagagalit tayo, imbis na yung Holy Spirit ang nananahan sa atin. Gawin tayong instrumento ng Diyos para mawala ito sa atin at sa ating mga kapwa. Siyempre, di ba? Ang pagpapalaganap ng mabuting balita, una tayo dapat ang makaalam niyan, ang paniwalaan niyan, ang isa buhay yan, at ibahagi sa iba, at kaninang ibabahagi. Siyempre, una sa pamilya natin. Na sa pagpapalaki natin ng mga anak, mula sa aral ng Diyos. Ay, pagpapalaganap na ng mabuting balita yan. Yung apo mo, yung anak mo, pinapalaki mo sila sa aral ng Diyos. Kasi pag hindi natin pinalaki sa aral ng Diyos ang ating mga anak, sa pamagitan ng mabuting balita, lalaki sila kung ano nakikita nila sa social media. E ano naman natin ngayon, mga kabataan, maliliit pa lang talaga nakababa na sa cellphone. E ano ba mga napapanood sa cellphone? Kung di mo gagabayan, baka mamaya alam, baka mamaya 10 taon pa lang yan, alam na kung paano pumunta ng porn site. Hindi po ba? Oo, ang social media nagagbeting, gamitin talaga yan to spread the word of God. Pero nagtatrabaho din ng job, jablo, no? Isang click lang, pwede na rin gawin, no? Mabilis na rin ang kasalanan ngayon, isang click lang. Pwede ka nang mag-send ng galit mo sa messenger sa kapwa mo, pwede ka nang mag-post sa Facebook mo. Mabilis din ang ginagamit din ng diablo eh. Kaya nang nakakalungkot, diba? Ang nag-viral ngayon sa social media, ang nakakwenta-kwenta. Dapat ang gina-viral natin ang salita ng Panginoon. Dapat nagtutulungan tayo. May mga tao nang ginagamit, no? Ano ba? Sa YouTube, may mga pari na o mga preacher na everyday nag-post ng salita ng Panginoon. Ito, kamukha nito, di ba? Since 2019, everyday, di ba? Sa tulong ng Diyos, ginagamit ang iyong abang lingkod para everyday yung gospel, mapagnilayan natin. Kasi ito, online na eh. Naghahain ng Diyos. Sabi nga eh, online piging. Alam mo yung online piging? Yung piging parang handaan yan eh. Di ba handaan? Di ba sa mga talinghaga sa Biblia, ang Diyos Ama nagpapakita ng mga piging-piging na yan at nag-iimbita? Eto na yun eh. Yung ba kahit anong ginagawa natin, makahiga ka na dyan, kumakain, wala na tayong excuse. Actually, wala na talaga tayong excuse eh. Na makarinig ng mabuting balita. Amen? Kasi meron pa rin tayong tinatawag na fighting spirit. Yung ba kahit na pagod ka ng physical, stress ka na sa buong araw, di ba, marami ka ng pagsubok, pero lumalaban ka sa buhay eh. Kasi fighting spirit yan eh. Kasi yung spirito mo, na nababahaginan ng mabuting balita. Amen? So sa pamilya, unahin natin pamilya natin. Amen? At susunod sa nino, sa kapwa natin.
sa kapwa natin, sa kaibigan natin, sa kakilala natin, kahit nga hindi natin kakilala eh. Yun lang sa Facebook natin, ilan ba ang Facebook friends mo? Meron ko bang 500 Facebook friends? 1,000? 2,000? 5,000 Facebook friends? Biro mo, isang post mo lang sa timeline mo at makita halimbawa, ang mabuting balita ngayon, ngayong April 25, 2024, itong ko sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At tapos, maririnig yun na yung Facebook friends. Kahit isa lang dun, no? Malay mo, may problema yun, di ba? Kasi ang salita ng Diyos ay nakakapagpagaling. Kailangan lang natin magpagamit. Kasi, sayang naman, di ba? Nagising tayo kanina. Bakit tayo nagising kanina? Kasi nga, biyaya yan ng Diyos. Pagkatapos na nilipas ang buong araw na hindi naman natin na-share si Kristo sa ating kapwa, kahit sa pamamagitan ng social media, na ang daming ibinigay na pag-iingat ng Diyos sa araw, sa bawat araw, pero wala tayong ibabalik. Para ang nangyayari, tanggap lang tayo ng tanggap. Wala tayong maibalik sa Diyos. Bakit? Kasi hindi natin nakikita ang Diyos. Yes, hindi natin nakikita ang Diyos. Kaya nga dapat pag-anahin natin eh. Kumbaga sa wifi, i-connect natin yung spirit natin sa Diyos. Kasi kung hindi natin gagawin nun, puro physical lang. Puro sa physical lang tayo nakatuon. Amen? Hindi naman tayo nabubuhay bilang sa katawang lupa eh. Meron tayong kaluluwa. At may katapusan ng lahat dito sa mundo. Doon nga po sa Mateo chapter 28 verse 19, yung Great Commission, na humayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita sa lahat ng tao, sa buong mundo, sa lahat ng tao, di ba? Bautismuhin niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Mahalaga. Na sa bawat araw, nakikiisa tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Tulad nga ng sinabi ko kanina, pinaka mabilis na dyan sa Facebook natin, i-share natin, post natin, no? Sa ating Facebook live. Marami dyan magagaling ng mga pare na Katoliko na talaga may inspire ka sa kanilang mga pangaral o sa kanilang mga aral na ginagamit sila ng Diyos. Siya nga pala, sa pakikinig natin ng mabuting balita at pa-share nito, sabi nga makatutok tayo sa message. Kasi meron gustong ipagnilay sa atin ng Panginoon. Huwag doon sa messenger, kasi yung messenger makasalanan yan eh. Ako makasalanan ako, yung pare makasalanan, diba? Pero ginagamit ng Diyos. So, doon tayo sa message at yun ang pagnilayan natin, kasi yun ang isa sa buhay natin. At ibabahagi sa iba. Tandaan natin na binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makarinig ng mabuting balita para hindi lang information, transformation, at hindi doon natatapos. Yung bang, okay na ako, Lord. Narinig ko na yung mabuting balita mo. Isa sa buhay ko na yan. Magpapatawad na ako ng kapwa ko. Hindi na ako maiinggit. Hindi pwede ako. Yung parang nag-i-stop na lang sa sarili natin. Okay na ako, Lord. Sumusunod na ako sa kalooban mo. Naglilingkod na ako. Lay minister na ako. Lector commentator na simbahan. Hindi pwedeng naghihinto lang yan sa atin. May utos ang Diyos. Ipamahagi, ipalaganap. At kapag yun na hindi natin ginagawa, ang laki-laki ang pagkukulang natin sa Diyos. Kasi, imagine, nakakahiya na kung mismo yung anak na ng Diyos, si Kristo na, ginagawa ang pagpapalaganap ng mabuting balita, bakit hindi natin ipagpatuloy? Banal na yan, ha? Banal na si Kristo, ha? Pero ipinapasa sa atin ang misyon na yun. Na, napagnilaya na ba natin na, bakit ka ba ako sinilang dito sa mundo? Para lang ba kumain, matulog, magtrabaho, tapos mamatay? Hindi ganun. Hindi ka tayo ng Diyos, may mission tayo. Diba? Tayo para sa Diyos. Ibigin natin ng Diyos na higit sa lahat. Ipalaganap natin ng mabuting balita. Bakit? Bakit nga ba? Kasi yung mabuting balita na yan, yun ang daan sa ating kaliligtas. Si Kristo ang ating kaligtasan. Kaya kailangan mapalaganap yan. Kasi yan ang yun ang ating buhay na walang hanggan. Amen? Kaya hindi dapat yan natatapos. Just imagine, kung halimbawa matapos na sa pinagpagal-pagal na panahon ni Kristo na pagpapalaganap ng mabuting balita, ipinasa niya sa kanyang mga alagad,
As in yung mga alaga, di ba? Ipinasa hanggang sa mga panahon natin yan. Dumating ang time na imagine mo mag-stop na yan. Wala nang mabuting balita. Wala nang nadidinig. Ano nang mangyayari sa mundo natin? Hindi po ba? Sana tayo pong pulutin nun. Hindi na mabigyan ng pagkaing spiritual ang ating mga sarili mula sa Panginoon. Amen? Kaya kailangan, huwag nating baliwalain yun. Pwede mong isend sa group chat mo. O kaya, pag halimbawa, nagkakawentuhan kang kaibigan, o ano, di ba? Pwede nating ma-share si Kristo eh. In a way na, misang kwento-kwento, di ba? Kasi uso naman ngayon ng marites eh. Di ba? Uso ngayon ng marites. Yung bang may marinig ka lang o mapanood ka sa social media, di ba? Ay, nagbuntis si ganito. Ay, nagkahiwalay si ganito. Naku, nagma-viral yan. Ay, kapatid, bakit kailangan ganun ang mas pagtuunan natin ng pansin at oras? Hindi nag-glorify ang Diyos dun. May biyayang nakalaan sa atin kapag nagkakaroon tayo ng desire na palaganap, i-chismis ang Diyos, ang kanyang mabuting balita. Amen. Kasi sa panahon natin ngayon, pakakaunti nang gumagawa niyan. Hindi mahalaga. Si Kristo ang dapat nating ipinagmamalaki. Pinag-uusapan, no? Dapat maingay. Dapat maingay. Si Kristo sa social media. Ang kanyang mga salita. Ang kaligtasan. Ang pagbibigay ng pag-asa. Ang mga bunga ng banal na espiritu. Yan dapat ang pinag-uusapan. Amen? Sa tahanan, sa kaibigan, sa kakwentuhan. Yung bang naisisingit natin si Kristo na, uy, alam mo, kung mag-alala, andyan ang Diyos, di po ba? Hindi yung pag may problema, halika na, inuman na tayo, halika na, mag-drugs na tayo. Amen. Nagtatrabaho ang Diablo, hindi lang double time, triple time. Kasi ayaw ng Diablo na makarinig tayo ng mabuting balita. Ayaw niya, ha? Ayaw niya. Eh, mas lalo na kung ipapalaganap mo pa yung napakinggan mo. Mas marami pang pwedeng makarinig. Amen. Sana yung mga Bible natin sa bahay, no? Huwag naman natin gawing display. Yung mga tipong pag binuksan mo, bago pa rin. Yung bang tipong yung Bible, nagkakaroon ka ng Bible sa bahay. Kasi, di ba pag kinakasal, kailangan ng Bible. O, so yung Bible, nandun lang, parang naging accessories lang, ikinasal, tapos naging display na lang. Hindi na binuksan. Kailangan natin buksin yun. Ginagamit ang Bible, hindi dinidisplay. Amen. At marami ng ano ngayon eh. Since ang social media ay nagbo-boom na, lahat ng bagay na tungkol sa Diyos, magpapalaganap ng mabuting balita, pwede na natin niya i-Google. Madali na natin makukuha. I-type mo lang halimbawa yung, nade-depress ka. I-type mo lang yung halimbawa, depression, Bible verse. Lalabas na yan. Ah, ganun pala sinabi ng Panginoon, di ba? Mapanghahawakan na natin yan. Makakagaroon na ng kagalingan sa atin yan. Kayamanan natin yan. At tapos na isi-share pa natin yan sa iba. Amen. Yun nga lang. Dapat tayo magkaroon ng desire. Desire, yung pagnanais, pagnanasa. Kasi pag hindi tayo interesado, wala talagang mangyayari. Eh, sayang naman, baka di ba, yung mga tao na kahit ang init-init, nagkakape, hindi nawawala sa bawat araw ang pagkakape, kahit mainit. Sana ganun din ang Panginoon, no? Huwag sanang dumagpas ang bawat araw na hindi tayo nakarinig ng mabuting balita at na-share. Hindi kasi sapat yung nakikinig lang tayo eh. Kailangan, kumbaga sa may birthday to sa kapitbahay mo, binigyan ka ng masarap na spaghetti, kinain mo, nasarapan ka, at anong ginawa mo, ibinigay mo pa doon sa mga member ng pamilya mo. At yung mga member ng pamilya mo na matikman yung masarap na spaghetti, anong ginawa? Nagluto din sila ng masarap, ibinigay nila sa iba. No? Ganun dapat. Pagpapasalamat natin sa Diyos ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Pagpapasalamat yan.
habang binabahagi natin si Kristo, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Alam mo yung may ginawa sa yung mabuti? Parang, di ba, yung feeling mo, paano ba ako, ano bang gagawin ko para makaganti ako, nakabutihin sa taong ito? Kasi ginawa na ako mabuti. Ganun tayo dapat sa mabuting balita. Ang daming ibinigay sa ating biyaya ng Diyos, yung mga panahon na down tayo, nanalangin tayo sa Kanya, tinulungan niya tayo, masolve ang problema natin. Dapat, hindi naman humihingi ang Diyos ng material na bagay. Yung ibahagi natin si Kristo sa ating kapwa, at iba sa mamagitan ng social media, napakalaki na yan. Kay pinost mo yung mabuting balita, kay pakinggan yan, kay hindi man na nakabasa doon sa timeline mo, hindi na yung question kay God. Ang ano doon, yung nandoon yung desire mo na maibahagi si Kristo. Kasi syempre, yung pagbabago naman, talaga nasa tao yan eh. Di po ba, di naman siya mapipilit ang isang tao na, oh, ganito ang utos ng ganyan, di ba? Unti-unti. Kasi ang mga tinawag naman ni Kristo, di ba, dati, hindi naman talaga sumusunod sa kanya yan, yung mga matitigas ang ulo eh. Hindi naniniwala sa Diyos, hindi ba, hindi sumusunod. Pero di ba, dumating ang time na tinanggap na nila ang mabuting balita. At hindi lang nila basta tinanggap, ipinangaral pa, ibinahagi pa sa iba, na mukha ni San Pablo. San Pablo na dating against siya sa mga ginagawa ni Kristo. Di ba nung magbalik loob siya, tinanggap niya ang mabuting balita mula kay Kristo, di ba? Siya pa yung talagang masigasig. Masigasig. Yung para bang ano yan eh, para bang dati, drug addict ka, makasalanan ka, magnanakaw ka. Pero nung nakilala mo si Kristo, iniwanan mo lahat yun. Di po ba? Ang mabuting balita ay isang kayamanan na dapat nating tinatanggap at ibinabahagi sa iba. Kasi yan naman talaga ang magtatagal hanggang sa kabilang buhay. Binabali-bali, wala lang natin yung Bible dyan sa bahay natin. Hindi natin alam, walang katumbas yan. Kung ikukumpara mo yan sa bagong kotse, bagong bahay, kayamanan, pera sa buong mundo, walang panama yan. Kasi ang lahat ng yun ay mga matira na bagay lang. Pag namatay tayo, di ba natin madadala. Pero kung tayo ay merong puso na magbasa, magnilay, makinig ng salita ng Diyos mula sa Biblia, dadali natin yun hanggang sa kabilang buhay. Amen? At nagkakaroon yun ng kagalingan sa ating buhay. Kayamanang maituturing ang mabuting balita. Sapagkat ito yung ating kaligtasan. Pinaghirapan to ni Kristo. At marami tayong malaking maitutulong natin sa dito. Di po ba? Kamukha ng Panginoong Jesus, tularan natin siya. Na tuwing, di ba, nung tinukso siya ng Diablo doon sa ilang, anong laging binabanat niya? Sinasabi niya, mabuting balita, salita ng Diyos, di ba? Nasusulat. Sabi ng demonyo, sige, gawin mong tinapay ang ano, yung bato kasi gutom ka na eh. Ano sabi ni Kristo? Nasusulat. Kumbaga, pag meron na tayong mga pagsubok sa buhay, na-spread na yung good news sa atin, tinanggap na natin yung good news na yun, meron tayong maibabato pabalik sa Diablo. Uy, teka muna, no? Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ha, pag may napapanood tayo sa social media, uy, teka muna, no? Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kasi pag patuloy tayong walang ninanais na malaman ang kalooban ng Panginoon, ang mabuting balita, manuloko tayo ng mundo. Manuloko tayo ng mundo talaga. Alam niyo, nakakalungkot lang na minsan nadadako ako sa YouTube at may mga content creator na talaga namang ang nag-glorify sa kanilang content ay ang kanilang sarili. Nakakapag-spread sila ng bad news, ng fake news. Sabihin nila na wala kaming sinasaktang tao, magawa kami ng kabutihan. Tapos ang comment doon, marami silang followers, no? Yung nagko-comment doon na okay lang yan, wala kaming sinasaktan, ganito, ganyan, magmahalang kayo, ganyan, ganyan. Kahit bawal na pag-ibig. Tapos ang pinakamasakit at masakit talaga sa tenga, sa mata pala. Yung bang masama na yung content nung nag-post, hindi na nag-glorify ang Diyos. Tapos nababasa mo sa comment, God bless you.
hindi bless pa nila yung mga ganong gawain na hindi nag-glorify ang Diyos. Kaya napakahalaga na maging sandata tayo para ipalaganap ang salita ng Diyos. Kasi sa salita ng Diyos, nandun yung katotohanan eh. Diba sabi nga, the truth will set us free. Kaya kung hanggang ngayon, hindi tayo makawala sa ating mga kasalanan at kahinaan, kasi hindi pa talaga tayo tumututok sa katotohanan mula sa salita ng Panginoon. Amen. Nawa, itong gospel na ito, nakamukha ng sinabi ng Panginoon at iniutos sa kanyang mga alagad na humayo kayo sa buong salibutan at pangaral niyo ang sa lahat ng mabuting balita, na wag ganun pa rin tayo hanggang sa panahon na ito, na sinusunod pa rin natin ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen. Kung minsan na, kahit hindi ka magsalita, through your action, nakikita sa buhay mo yung mabuting balita, yun na, pagpapalaganap na yun. Hindi pa ba? Yung halimbawa, minura ka ng kapwa mo, pero di ba, hindi ka gumante. Ayun na, di ba? Mabuting balita na yun, naipapakita mo na sa tao na itong dapat ang ginagawa. Nagkakaroon ng kababaang loob, hindi gumaganti sa kapwa. Yun yan, yung pagtulong sa kapwa. Di ba, pupapalaganap din ang mabuting balita yan. Through action. Through social media. Through words. Amen. Sana magkaroon tayo ng ano yung malaking pagpapasalamat at pag-ibig sa Diyos na yung bang, thank you Lord, kung loloobin mo bukas, April 26, Friday, ay, tama, Friday Gospel, no? Nawa, magising pa ako para maibahagi kita sa iba. Kasi ano pa bang gusto natin gawin ng Diyos? Eh si Kristo, di ba perpekto na siya? Apakasarap niya ipagmalaki. Ano ba pinagmamalaki natin sa buhay natin? Ano ba pinagmamayabang natin? Ay, yung bang yung gusto nating nalalaman ng ating kapwa, yun ang na-spread natin. Ano bang meron tayo sa buhay natin ngayon? Ipagpasalamat natin sa Diyos at huwag natin angkinin na nakuha natin yung dahil sa matalino tayo, malakas tayo, may pera tayo, hindi. Walang tayo kung walang Diyos. Lahat ay habag hanggang ngayon. Awa, habag. Pagpapatawad, nabubuhay tayo sa habang ng Diyos. Kaya dapat ibalik natin yun sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Nawa, gamitin natin ang social media, kay ano man ang meron ka ngayon, kay YouTube, kay TikTok, kay Facebook, kay Instagram, na ipalaganap ang mabuting balita. Subukan nyo. Subukan nyo lang. Di po ba? Ang daming nakapaloob na biyaya kapag ginawa natin yun. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, talagang wala eh. Kakaunti lang yung may interest. Amen. Okay, sharing sa akin, no? Since 2019, everyday, no? Nagkakaroon ako ng reflection sa mabuting balita. Tapos nagkakaroon ako ng reflection, pinabahagi ko sa iba. O, kamukha nito, nagagamit ko yung Facebook Live na i-share ko sa mga Facebook friends ko, sa mga group chat, ano ko, di ba? Kaya pakinggan nila, kaya hindi yon. Ang mahalaga, nandun yung desire. Nandun yung desire na gusto ko talaga ipagmalaki si Kristo kasi napakabuti niya. At may biyaya. Hindi man material, pero may biyaya eh. May biyaya kang hindi mo paliwanag eh. Kasi hindi naman natatago yan kay Kristo. At ginagawa ko to hindi naman para ipagmalaki ang sarili ko. Ginagawa ko to para siya yung i-glorify ko. Na sabihin ko na ito si Kristo, mabuti si Kristo. Mabuti ang Diyos. Na huwag ka mawalan ng pag-asa. Na ang totoo, kung maghihirap ka ba ngayon materyal, kapos ka man materyal, hindi totoo yan. Kaya mayaman tayo. Kasi mayaman yung Diyos natin eh. Diba? Pag nakilala natin si Kristo, unti-unti, babaguhin tayo ng Panginoon. Sabi niya, kailangan maging Christ-like tayo. Amen. Kaya mag-upisa muna tayo sa maliit, paunti-unti. Ay, i-share ko si Kristo. O kaya diba na may mga nakikita ako sa mga timeline na mga Bible verse na pinupost nila, maganda yon. Amen? Pero yung alam nyo, yung everyday gospel, since tayo naman mga Katoliko, eh talaga naman meron tayong everyday mass. No? Usually 6 o'clock in the morning, yung daily gospel. Kung hindi man tayo nakakapagsimba, eh yun na nga lang, i-share po natin. Actually, hindi lang eh.
mahalaga na i-share natin ang mabuting balita. Kailangan magtulungan tayo. Hindi pwedeng meron na nga paring nagsasalita, may mga preacher na nga nagsasalita, pero tagapakinig lang tayo pagkatapos ng tulong na. Para bang pagka nagsimba tayo, pagkatapos ng homily, paglabas ng simbahan, tatanong ko agad, oh, saan tayo kakain? Saan tayo mamamasyal? Nawala na yung mabuting balita. Hindi po ba? Dapat, sabi nga ng pare, humayo kayo at ipaliganap ang mabuting balita. Ganun dapat ang ginagawa natin. Amen. So, nawa, maisip din natin na oo nga, no, sa bawat araw, hindi ko pala naisi-share si Kristo sa aking kapwa. Iba pala yung naisi-share ko sa Facebook ko, sa social media ko. Puro mga material na bagay, puro yung mga kinain ko kanina, yung pinuntahan namin ng pamilya ko, puro yung pinupost ko. Hindi naman masama yun, no? Ang ibig lang sabihin ng Panginoon, sana inuuna natin siya. Kasi ano na yan eh, yung social media, yung cellphone natin, yung wifi, yung internet, instrument na yan eh, instrumento na yan eh. Para mapabilis yung pag-share natin kay Kristo sa mabuting balita. So sana gamitin na natin, no? Hindi naman tayo mamamasahe, hindi naman tayo, di ba? Sayang, sayang naman. I-share na natin pinaka-the best. Among the best. Amen. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, marami pong salamat sa pagpapaalala mo po sa amin kung gaano kahalaga ang pagpapalaganap ng mabuting balita, lalo na po sa panahon na ito ng social media na napakabilis na ipalaganap ang iyong kabutihan sa bawat tao sa buong mundo. Panginoon, dinadalangin ko na i-touch mo po ang isipan ng pusong espiritu ng mga makikinig, na maisip nila na kami patuloy na nabubuhay sa bawat araw dahil sa iyong habag. Binibigyan mo po kami ng pagkakataon upang mabuhay sa bawat araw. Nawa, Panginoon, ang iyong salita ay i-share namin at bigyan ng buhay upang sa ganun hindi maputol hanggang sa mga darating pang henerasyon ang pakikinig, ang pagbabahagi, ang pagsasabuhay ng iyong mga salita. Panginoon, ang salita, ang iyong mabuting balita, na iyong bigay kagalingan sa aming mga patuloy pa rin nalulugmok sa kasalanan. Ang iyong mga salita, ang maging kagalingan sa aming mga galit, sa puso, sa mga inggit, sa pakangalunya, pagnanakaw, pagsisinungaling, mga kasalanang patuloy na nagpaparumi sa amin, sa harapan mo, Panginoon. Nawa, ang iyong mabuting balita ay magsilbing kagalingan because God, Panginoon, Jesus, ikaw ang aming divine healer. Tulungan mo kaming magkaroon ng pag-ibig sa pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Sapagkat yan ay utos mo. At ang utos mo ay sundin namin ng may pag-ibig. Tulungan mo kami na sa araw-araw na biyayang pinagkakaloob mo, binibigyan mo kami ng pag-iingat. Nawa, maibalik man lang namin kahit konti sa pamamagitan ng pag-share ng gospel sa mga social media, Panginoon. Hindi pa namin kayang i-share ka personally, Lord. Gamitin mo kami, tulungan mo kami na ang mga taong ginagamit mo sa pagpapalaganap ang mabuting balita ay patuloy namin pakinggan yung mensahe mo at ibahagi sa social media, sa aming kapwa, sa aming pamilya. Araw-araw mo itong ginawa, Panginoon. At nawa, araw-araw din kami magdisa na makarinig ng mabuting balita bilang spiritual namin pagkain. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito rin may mahagi. To glorify you, O God. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sabihin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo pa kaming pahintulong sa tukso.
Diyan kami sa lahat ng masama. Sa kanya ang matang sa Diyos Santo. Amen. Maraming maraming salamat, Panginoon. At kung hindi nyo pa naumpisahan ang Thursday Gospel, punta po kayo sa aking timeline. Type lang nyo po yung Angelica Dordi sa YouTube channel ko po. Kung gusto nyo makapakinggan yung 2019 hanggang sa present na Gospel Everyday. At ang Word of God Daily Gospel ay Monday to Sunday alas 8 po ng gabi. At additional ko lang na sharing, totoo, may biyaya kapag sinishare natin si Kristo sa social media. Napakaraming biyaya. Amen. Kaya share nyo na. Hindi ba? Share nyo na si Kristo. Bakit ba? Kinakakaya nyo ba si Kristo na makita sa timeline nyo? Subukan nyo lang. Sinasabi ko sa inyo. Di ba? May biyaya. Hindi ko ba nasabi kung ano yung eksaktong biyaya, pero may biyaya. You should discover kung ano yung biyaya na yan. Kapag ka nagkakaroon ka ng desire na laging ipamahagi si Kristo sa ating kapwa. Hindi lang sa social media, sa pamilya mo, sa kapwa mo. At higit sa lahat, no, nakikinabang talaga ako. Nakikinabang ako, bakit? Pero mo, everyday, nakakapagbasa ako ng gospel. At paulit-ulit yung gospel. Paulit-ulit din na nare-remind ako na, oh, huwag mo nang gawin niya. Ipang, may mga times sa sarili ko na gusto kong magalit. Alam mo yun? Sa kapwa ako kasi talaga nakakainis, talagang kagalit-galit. Pero pag naaalala kong everyday gospel na ginagawa ko sa tulong ng Diyos, hindi ba bumabalik ako sa, oh, hinahon lang ha? Oh, sabi ng Diyos, huwag ganyan. Yung bang, kahit wala na akong nanay na nagpapangaral sa akin, wala nang tatay, yung ating Diyos Ama, yung parang bang feeling ko everyday nandiyan ang Diyos Ama na pinapangaralan niya ako. Yung bang pinapaalalahanan niya ako. At yun ay nakukuha ko sa mabuting balita everyday. Although kahit alam ko na huwag ka magsisinungaling, di ba tayo? Di ba tayo mga tao? Yan ang regular nating kasalanan yung pagsisinungaling . Kasi di ba ang Diablo, yan ang kanyang unang ginawa kay Eva at Adan yung pagsisinungaling . Kaya naloko yung ating mga magulang. At hanggang sa panahon natin, di ba ngayon, nangyayari yung pagsisinungaling. So yung mga salita ng Diyos ganyan, di ba, nare-remind kayo na, huwag mong gagawin yan. Di ba? Yung conscience natin gumagana na. Hindi ka mukha nung pag hindi ka nakakarinig ng salita ng Diyos, nakakalimutan mo, lalo na, di ba tayo mga tao, madali tayong magalit, madali tayong mag... Kasi syempre, nasa katawang lupa pa tayo . Pero kapag ang spiritual life mo pala talaga, ikinoconnect mo sa espiritu ng Diyos, no? Spirit to spirit. Nare-remind mo yung gusto ipagawa sa atin ng Panginoon. Amen. So, isa yun sa mga benepisyo na nakukuha ko sa salita ng Diyos. Nare-remind talaga ako. Nare-remind, no? Kasi hindi naman dito patalinuhan . Hindi naman dito payamanan . Di ba? Ang salita ng Diyos na ng Diyos para bigyan tayo ng kapabaan. At maraming pa talaga na biyaya ang Panginoon, no? So, sana magkaroon tayo ng... Subukan nyo lang! No? Subukan nyo lang na, halimbawa, itong Thursday Gospel, April 25. I-share nyo sa group chat nyo, o kaya sa timeline nyo. O kaya kung ayaw nyo dito sa Facebook live ko, punta kayo sa YouTube. Ang daming magagaling na mga pari doon, mga preacher na talagang pagka nagpaliwanag sila ng gospel, talagang hindi ba mas maraming information. Pero syempre, hindi mong pagalingan nyo, no? Ang ibig ko sabihin, nasa sa inyo yon. Available na lahat . Available na lahat sa social media. Kailangan lang talaga yung ating mga Facebook, may laman bawat araw ng gospel. Amen. Kasi meron at merong matututunan. Matatouch na buhay ng ating mga Facebook friend. At yun nga, pagpapasalamat natin yun sa Diyos. Amen. So, maraming pong salamat kung ipagkakaloob ni Lord ang April 26, 2024, ang Friday Gospel. Muli, inimbitahan ko po kayo na makinig ng ating pagkain spiritual. Amen. Araw-araw yan. Amen. Alam na, huwag natin tatandaan, no? Huwag natin kakalimutan pala na kailangan natin ng spiritual food. Amen. So, maraming po salamat, and to God be the glory.